my brother. Watch for the next video. Sa Pierhead P 57021, magchichikin natin yung pierhead niya kung mayroon pong mayroong problema yung pierhead, either mayroong loose of ground or spalling or stains or whatever. Kaya hindi na po natin mga karilin. Ito na po si sir, umaakyat na po siya. Punta po siya sa taas mga kariles at i-check niya po sa taas kung may problema o wala. Ayun na po siya mga kariles, paakyat na po siya at ayun po, dandan lang ang akyat niya mga kariles. Andun po siya, napunta po siya sa taas, titingnan niya kung mayroon problema mga kariles. Ayun po siya, dun po siya sa tuktok. Ayun po, nakikita nyo mga kariles, nandun po siya sa pinaka tuktok. Ayun po siya, at sinicheck niya pala yung gilid ng forma kung finish o hindi mga kariles. Ayun po siya, nakataas po siya, ayun, at sinicheck niya po. Tingnan-tingnan niyo lang mga kariles. Ayun po siya, nakatayo lang habang may tinitingnan o mayroon yatang nagtik sa kanya mga kariles. Hintay-hintay lang po tayo mga kariles. Ayun po siya mga kariles, umikot po, iniikot niya po yung buong column sa taas po. Ayun po siya mga kariles, kung nakikita nyo yun, at pumunta po siya sa likod. Hindi na po siya natin makikita. Hintay-hintay lang po tayo mga kariles. Ito po yung budget ng railway mga kariles. Ayun po siya, doon na po siya sa likod. Hintay-hintay po tayo kung anong problema. Tine-check niya kung ayos yung finish ng gawa. Ayun po siya mga kariles, umiikot po siya, ayun, kung nakikita nyo, ayun po, nakaikot na po siya. Ayun po, nagpipicture pala siya mga kariles. Ayun po, taas. Ayun po mga kariles,
Ayun siya mga karilis, kumakaway. Sa taas po siya. At nakatingin. Sa atin mga karilis. Ayun, umikot na naman po siya mga karilis. At pinipicturan niya yung sa kabila mga karilis. Abang-abang lang po tayo mga karilis. At mamaya-maya ay bababa na siya niyan. Nagpipicture po siya. Ito po yung ayun po, ito po yung mga equipment na gumagawa. Ayun po mga trabante. Ito po, ito po tayo sa Santo Tomas, kung saan gumagawa sila mga karilis. Ayun po siya mga karilis. Pababa na po si sir. Ayun na po siya. At pababa na po siya. Tapos na at na-check na niya. Ayos naman po yung check niya. Wala naman problema. Ayun na po siya mga karilis, pababa na po siya at papunta po na siya sa atin. Ayun na po siya mga karilis at dito na po siya, ay papunta na po siya sa atin mga karilis. Okay na po mga karilis. Ito naman mga karilis ay sinik po natin ng isang pierhead na kung saan po ito po yung surface niya ay tinignan po natin at ito po ating nakita. May grout loss po mga karilis at dinawa po check natin at ating tinitingnan, chinecheck maigi kung ito po ay mayroon pong problema at yun po sa konkreto niya. Based on checking soundness of concrete ay okay naman po at wala naman pong tinatawag na problema dito po sa concrete surface o dito sa konkrito. At ito naman po ay pwede po nating mabigyan ng approval. Depende po doon sa methodology ng kanilang pag-re-repair dito po sa mga ganitong defects, dito po sa mga ganitong problema ng konkrito. So, susundin lamang po natin yung pinaka-methodology niya or method statement. Paano po nila gagawin ang pag-repair nito at atin pong titingnan at che-checkin kung yun po ay nasa tama po ang kanilang gagawin pag-re-repair dito. But for the soundness po mga karilis ng konkrito ay okay naman po siya at yan po yung tayo nakikita na malaking problema at yun nga po ay pwede naman po nilang i-repair dito. So yan po mga karilis ang ating update dito po sa ating project na kung saan po ay mga ganito pong problema ay pinupuntahan po natin at pinadouble check kung ito po ay pwedeng i-repair o hindi. So as of now mga karilis ay yan po ang ating situation at nakita po naman po natin na pwede po naman nilang i-repair po. So titingnan po natin mga karilis yung kanilang methodology kung paano po nila gagawin ang kanilang i-repair. So tabayan na lamang po natin mga karilis ano po ang kanilang gagawin kasing pag-re-repair ang gagawin natin. Yung importante mga karilis ay yung materials na gagamitin na kung yun po ba approve then we can say na pwede po natin i-allow na pag-repair po nila.
Bati doon mo, check po natin yan mga kaibigan, ang mga karilis yung kanilang materials na gagamitin dito. And then once it is approved, then you can proceed to repair. So, yan po mga kaibigan, mga karilis, ang ating nakikita of today. So, yan po mga karilis ang isa sa mga activity dito po sa railway project na ating sinusubaybayan. So, kung may mga problema po na tulad po niyan, ay tine-check po natin at tine-double-check kung ano po ang dapat gawin ng contractor. At base dun po sa kanilang methodology or method statement kung paano ang repair works na gagawin nila, ay atin pong i-confirm or susubaybayan or i-check base po roon. Ngunit kung hindi naman po sila tumutugma dun sa kanilang sinubmit na MS, ay atin po i-double-check at para po makontingnan natin kung i-confirm po sila dun sa kanilang miss na isang limit. So hanggang dito na lang muna mga karilis, and see you on my next video.